ay aking linawag. Hallelujah. Upang muli na ako ay inyong maging katipan. Hallelujah. Sa tahanan na ito. Hallelujah. Aking mga anak. Hallelujah. Naway laging bukas ang inyong mga pandilig. Hallelujah. Upang sa aking pagtawag, Hallelujah. Kayo ay tumugod. Hallelujah. At hindi magbinibingihan. Hallelujah. Sa salita ng Diyos. Hallelujah. Mapalad kayo sapagkat kayo'y isa sa aking mga tinawag. Mapalad kayo sapagkat ang inyong mga pandili ay nakabukas sa araw ng aking panawagan. Hallelujah. Ako'y maraming tinatawag sapagkat napakaraming gawain sa aking ubasan. Hallelujah. Ang inyong pananalangin na inyong isinagawa sa araw na ito para sa mga kaluluwang nangangailangan ng panalangin, para sa mga kaluluwang walang mga nakakaalala, ito ay inyong gawain na aking iniaatang sa inyo na tumutugon sa aking panawagan. Kaya naman sa inyong pananalangin, umasa kayo na aking dirigin ang mga sinasambit ng inyong mga labi. Ako nga ang inyong Ama. Ako ang Diyos na inyong sinusunan. Ako ang Diyos na inyong pinakikinggan. Sapagkat walang sino mang tao ang tatayo sa harapang ito upang sabihin na siya'y Diyos. Maliban na siya'y pinagkalooban ng mga kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na narito ay nagmumula sa inyong Ama. Ang mga pagpapagaling, ang pagpagsasalita sa iba't ibang mga wika at ang makaunawa ng mga wikang ito ay nagmumula sa Diyos na ibinabahagi sa inyo ng inyong Ama. Ang Diyos ay mayaman sa lahat sapagkat ako nga ang Diyos. Ako ang hari ng mga hari at kung ako ang hari ng mga hari, nasa akin ang lahat, nasa aking mga kamay ang inyong pangangailangan. Kayo'y mulit-muling bumabalik sa tahanan ito. Kayo'y mulit-muling bumabalik sa gawain ito sapagkat naririto ang inyong pangangailangan. Higit sa lahat ang kalakasan ng inyong katawan. Higit sa lahat ang kagalingan ng inyong karamdaman, na kung minsan ang mga ito ay hindi nalulunasan ng mga gamot na inyong iniinom sa inyong pangatawan, sapagkat may mga karamdaman na gawa ng inyong kalaban, na tanging ang Diyos lamang ang makapag-aalis ng karamdamang iyan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang maglilinis ng inyong katauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang tanging makapagbabago ng inyong katauhan. Kaya't kung sino man ang nais ninyong papagbaguhin, ilapit nyo sa akin at ito'y magaganap sa aking salita. Kung kaya't tibayan ninyo ang inyong pananampalataya, kung kaya't tibayan ninyo ang inyong pagsunod, sa panahong ito, marahil ang mga karamihan ay naghihikahos sa pananalapi. At tanging ang Diyos lamang ang inyong sandigan upang kayo
ay hindi makaranas ng kagutuman, sapagkat ang aking pangako ay tapat, na ang lahat ng susunod sa akin ay aking papapalain, at hindi makararanas ng uhaw at kagutuman, at magiging malayo sa anumang karamdaman. Batid kong iyan ay inyong tinataglay, batid kong iyan ay inyong nararanasan sa inyong mga buhay. Patuloy akong gagawa ng himala sa bawat isa sa inyo. Patuloy kong lalagyan ng salapi ang inyong mga kamay, sapagkat ito'y inyong pangangailangan dito sa sanlibutan. Ngunit, aking bibigyang tagubilin na huwag nyo ito pakaibigin. Ito ay pansamantala ninyong hahawakan habang kayo'y nabubuhay dito sa sanlibutan. Ito'y aking pinagkakaloob sa inyo sapagkat kayo'y mayroong pangangailangan na dapat ninyong tugunin sa inyong ikabubuhay. Kaya't aking mga anak, maging matalino kayo sa paghawak ng salapi sa inyong mga kamay. Huwag kayong panandaya sa bulog ng inyong kalaban, kundi lagi ninyong pakinggan ang tinig na nagbibigay buhay at kaayusan para sa inyong lahat. Kaya't nais kong kayong lahat ay laging nakabukas ang inyong pandinig at laging unawain ang aking panawagan at laging diringgin ang aking pagtawag upang kayo'y hindi mailigaw ng inyong kalaban dito sa sanlibutan. Napakaiksi lamang ng aking mensahe sa inyong lahat at nawa ito ay inyong naunawaan at inyong pagnilayan. Maraming salamat sa muli nating pagtatagpo at sa pakikipag-isa sa aking gawain. Salamat sa inyong lahat.